So guys, iba talaga ang cladding house na kung saan ito ay usong-usong pinagagawang bahay ngayon. Bukod sa maganda na light materials at ito po ay mura ang kanilang nagagastos. Kaya ito po, panibago pong bahay na i-feature natin na gawa ng isang foreman contractor. At kung saan ito nga, ibinahagi niya sa atin ang bawat detalye ng mga materials na ginamit dito at kung magkano ang kanyang pakyaw or kontrata dito. So ito po ay fully finished. Makikita natin napakaganda po ng setup. Kaya ito po, kitang-kita na agad ang forma ng half cladding, half cement na bahay. At yan nga po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. So guys, if ever na-interesado kayo kay Foreman, nasa dulo po ng video, ang kanyang FB at number, pwede nyo po siyang tawagan at or mag-comment kayo dito. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. Ilista nyo po ang babanggitin nating mga materials na ginamit dito para sa inyong pagkukumpara sa inyong pagpapagawa ng bahay. So ito po. So guys, ayon sa details ni Foreman, ang sukat po ng bahay na ito ay 20 by 22 feet. Yan, maganda-gandang sukat na po yan at kinonvert po natin ito by the meters at lumalabas ito na 6 meters by 6.6 meters. In total of almost 40 square meters. So maganda na po yan. Yan, mayroon po siyang terrace, kusina sa... So ito po ay mayroon dalawang kwarto at isang CR. Mayroon po itong maaliwalas na sala, kitchen and dining area, at yun nga yung terrace. Ayan, nakikita natin, meron na rin siyang grill. So makikita po natin, at ang kagandahan, PVC ceiling panel po ang ginamit dito. At yan nga po ay naka-double wall na plywood na. At makikita po natin, ang full finish nito ay talaga nga namang napakaganda. So guys, ito po unahin natin yung half cement na kung saan ang mga ginamit pong mga hollow blocks dito ay number 4. At ayon po kay Foreman, dito po, sa 20 by 22 feet at meron pong mga division din na hollow blocks yan, ay umubos po sila dito ng 550 pirasong hollow blocks. And then guys, sa mga simento po, ay 150 piraso or 150 bags na simento. Nandiyan na yung pag-asintada, finishing, pag-flooring, at gagamitin din sa tiles dahil gagamit din po ng simento yan. And then sa mga bakal po ay 12mm at 10mm po ang ginamit. And then sa 12mm ay 15 piraso at sa 10mm ay 25 piraso. At sa mga buhangin naman, ayon po kay Foreman, ito po ay 4 na cubico ang kanilang nagamit. At nakapagpa-deliver din sila dito ng mixed bato at buhangin na 3 load. At kung saan yan po ang ginamit sa pang-flooring. So ayon po, nakikita natin maaliwalas, maganda. At naka-insulator pa po ito. And then yung naka-double wall po ng plywood ay nakikita natin at almost na-finish na po at paunti-unti ay nakikita natin yung forma. So ito naman po ang ating pag-usapan about sa mga bakal. Ayan, yung mga bakal po na ginamit, si purlins, tubular, at yung cladding at yung color roof na ginamit. So ito po, lilista po natin ang bawat detalye at malalaman natin kung magkano ang kontrata dito at kayo na lamang ang magkwenta dyan sa inyong lugar kung magkano ang halaga ng materyales sa inyo dyan. So ayon po sa details ni Foreman, si purlins po, gumamit sila dito, na ginamit dito sa pang wall at pang balangkas din sa yero or sa bubong. At ito po ay 30 piraso ang kanilang nagamit na 2x3 na si purlins. And then gumamit din po sila dito ng tubular. Ayan, meron pong 2x3, meron 2x2, at lahat po yan ay 60 piraso ang kanilang nagamit. Ayan po, yung mga ginamit din po ito sa kanilang paggawa ng trusses at yung ibang paglagay ng pamakuan ng kanilang wall cladding. So about po sa wall cladding, ayan. Yan po yung metal cladding na tinatawag na ayon po kay Foreman. Ito po ay bawat isa 6 meters. Ayan, sa wall cladding na yan na ginamit. And then, 13 piraso po ang kanilang nagamit sa kabuuan ng bahay na yan. So kung mapapansin nyo po, ang ceiling po na ginamit guys is PVC ceiling panel. Kulay white tulad nga ng binabanggit natin, iba-iba pong klase ng design yan. Meron pong wooden style, meron kulay white, meron plain lang, at meron ding pong style cladding. So ayan po yung kisame yan na napakaganda. And then naka-double wall na po ito ng plywood. So guys, about naman po sa color roof. Ayan po kay Foreman. Dito po sa color roof ay 5 meters po ang haba ng kanilang ginamit. Dahil nakikita natin, isang padiretso lang na ganun yan. At 14 na piraso po kabuuan. Lahat po dito nagamit sa bahay na 20 by 22 feet na meron dalawang kwarto at isang CR. Ayan. So ito, pasukin po muli natin. Nakikita nyo po guys yung forma, yung setup. Ayan, may flooring na at ready for tiles na yan. And then nakasetup na rin po yung kanilang
mga window jamb at ready for installing na rin po ito ng sliding windows. And then guys, mga plywood po ang ginamit dito. Ayan, no? Nakita natin yung pan-double wall. Ayon po sa details ni Foreman, lahat po dito sa plywood, kabuuan ng bahay na nagamit, ay umubos po sila dito ng 45 piraso na plywood. Ayan po yung ginamit sa double wall na yan. So, kwentahin nyo na lamang po at ilista nyo. And then guys, yun nga, yung kanilang ceiling, PVC ceiling, at ito po ay kulay white na nakita natin. And around po dito sa tiles work ng buong bahay, kasama na po lababo, na kung saan ito po ay 60 by 60 po ang kanilang gagamitin dito. At ayon kay Foreman, estimated 150 pirasong 60 by 60 ang gagamiting tiles dito sa kabuuan ng bahay. So ayan po, nakikita natin yung itsura, maganda na, at ito po yung CR. Nakaporma na po siya. So after po nito ay magta-tiles na po sila. And then ito nga guys, ayon po sa details ni Foreman, lahat po ng ito, ongoing pa pong ginagawa. At ito nga, i-update tayo after itong ma-fully finish. Pero sasabihin na natin kung magkano ang full kontrata dito para magkaroon po tayo ng idea if ever na ganito rin klaseng bahay ang ating ipagagawa or ganitong sukat na 20 by 22 feet na meron dalawang kwarto at half cladding, half cement din po. So guys, if ever na interesado po kayo kay Foreman, ito po ang kanyang FB. Ayan po, i-message niya siya or mag-comment po kayo dito at, or mag-inquire kayo at siya po ay sasagot sa inyo. So ito po ayon sa details ni Foreman. Sa lahat po ng ganitong nakikita natin, ito po ay fully finished po yan, inuulit natin. At sa ngayon ay naipakita pa lang natin, ongoing pa lang ginagawa at i-detalye natin sa inyo sa susunod na upload na full finish na ito. Pero ito po ang pinaka full contract niya, fully finished. Sa ganito pong sukat na 20 by 22 feet na mayroon dalawang kwarto at isang CR. So ang sukat po nito ay almost 40 square meters. Ayon kay Foreman, ang location po niya ay sa Davao area. Pwede rin po siya sa buong Davao at ito nga ay siya ay taga Digos. At ito nga, labor and materials, kabuuan ng kontrata dito, lahat-lahat fully finished ay aabot po ng 380,000 pesos.